Lalo na ako, okay na okay. Pinatabi ko na si Paul kay Francine. Medyo nahihiya pa. Nang makita ko ang oras ay mag-aalas 12 na ng gabi. Tahimik ang paligid. Gumitna na ako kay Carla at Clarice. Si Miles nasa tabi na rin ni Drake. Nagsimula na akong halikan ng dalawa. Mainit ang tagpo namin. Hindi ako makapaniwala nang sabay ng kumilos sina. Tuloy ang normal naming buhay ni Francine. Bahay, trabaho, bayad ng mga bills. Ganon naman talaga normal na buhay. May mga problemang dumadating at naaayos naman namin. Kahit nakaka-stress na rin, lalo na ang pagpasok sa trabaho na kahit malapit lang, nagko-consume pa rin ng oras. Dagdag pa ang mataas na presyo ng gasolina. Stressful ang buhay, kaya nag-iisip na naman kami kung paano mag-enjoy. Para naman kahit papaano ay makapagpahinga rin at ma-refresh uli kami. Isang araw nga nang pagdating ko sa bahay ay hindi ko napansing na una na palang dumating si Francine. Ginulat niya ako nang pagbukas ko ng pintuan. Sinalubong nila ako at binati. Birthday ko ng araw na yon. Isang simpleng handaan lang naman na kami-kami lang. Pero masayang masaya naman ako sa effort na ginawa ni Francine. Kaya masaya kaming nagsalo-salo. Pagkatapos naming kumain ay niyaya ako sa labas ni Francine. May nakaparadang bagong motorcycle. Naka-deliver lang. Ito yung dream bike ko na matagal ko nang pinangarap. Nagkaroon na rin ako dati ng maliit na MC pero na-involve ako sa isang aksidente. Nagkaroon ako ng trauma kaya kinalimutan ko na ang magmotor. At ito rin ang dahilan kung bakit four wheels ang gamit ko. At ngayon nga, inabot na sa akin ni Francie ng susi. Muli na namang nag-alab ang pasyon ko sa pagmumotor. Masayang masaya ako. Mukhang na-overcome ko na ang trauma ko na sakyan ko na ito. Naisip din kasi ni Francie na makakatipid kami kapag papasok sa trabaho. Masayang masaya ako sa regalo sa akin ng asawa ko. Kaagad namin ginamit ang MC sa pagpasok namin sa trabaho. Masasabi ko nga na talagang maaga kaming nakakarating sa workplace namin. Isang gabi habang tulog na si Francine at ako naman ay hindi pa dinadalaw ng antok. Naisipan kong buksan ng couple dummy account namin sa FB. Nakita ko ngang nag-chat sina Carla at Drake. Ilang days na rin at walang reply si Francine. Naisipan kong replyan ang mag-asawa. Sa pag-uusap nga namin ay naging abala pala sila sa kanilang bagong billing resort sa La Union. Pinaganda nila ito para sa darating na summer. Kaagad na in-invite kami ni Drake na magpunta sa resort nila. Napaisip din ako, next month, ramdam na ang init ng panahon. Parang na-excite ako, matagal-tagal na rin ang magpunta kami ni Francine sa beach noon, girlfriend ko pa siya. Nareplyan ko na si Warren na nangangamusta nang makita niyang naka-online kami. Sabi pa niya, may iba na rin siyang work dito lang din sa Manila. MC taxi driver ang trabaho niya. Si Vince naman ay ganun din, nangangamusta. Ang trabaho naman niya ay sa isang malaking kumpanya bilang liaison officer. Mahaba-haba na rin ang kwentuhan namin. Hanggang sa datnan na rin ako ng antok. Kinaumagahan habang kumakain kami ng almusal ni Francine ay binanggit ko sa kanya ang naging usapan namin ni Drake na nagyayaya sa La Union. Gusto ni Francine na magpunta. Total, next month pa naman yan. May panahon pa kami para ayusin namin ang lahat ng mga priorities namin dito.
Muli na naman akong nagka-interes na kausapin sina Drake at Carla. Pero si Drake ang kausap ko. Kwento niya, magmula daw noong mag-meet kami, ay nagtuloy-tuloy ang pagiging active nila sa community. At may na-meet na rin silang mga couples. Isa nga daw sa couple na na-meet nila ay pupunta rin next month na tapat sa long weekend ang date. Kaya pinag-usapan na namin ni Drake ang petsa at nag-confirm na ako. Tamang-tama yon, 4 days kaming walang pasok ni Francine. Naisipan kong isama sina Warren at Vincent. Binanggit ko na kay Drake, sabi niya, pwede naman daw, lalo na at kilala naman namin. Para daw masaya dahil marami. Nasabi kami ni Francine, kaya kagad namin in-invite sina Warren at Vince. Kagad naman pumayag ang dalawa. Tuwang-tuwa sila dahil tamang-tama daw at long weekend ng petsa na yon. Ang usapan namin ay magmumotor lang kami papunta ng La Union. Nakatanggap naman ako ng chat mula sa isang babae na nasa community. Nagpakilala naman siyang si Clarice. Matagal-tagal na rin siyang nasa lifestyle. Nawili ako sa pakikipag-usap sa kanya. Natuwa ko kay Clarice na kahit dami ang account lang, alam kong totoo siya kausap. Lalo na nang mag-send siya ng mga pictures niya. Kalaunan, maganda at sexy si Clarice, nasa edad 27 na at hiwalay sa asawa. Ayon naman sa kwento niya ay hiniwalayan siya ng asawa niya dahil sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, hindi siya nagkaanak. Hanggang muli ay may nakilala naman siya, kaya lang takot siyang makipagrelasyon o magkaroon ng commitment. Kaya nauwi sa friends with benefits ang naging relasyon nila. Aaminin ko, nakaramdam ako ng iba kay Clarice. Iba ang dating niya sa akin. Para siya isang masarap na ulam na gustong gusto kong kainin. Hanggang sa naglihim na ako kay Francine. Gumawa ako ng isa pang FB account na ako lang ang nakakaalam. Dito ay malaya kong nakaka-chat si Clarice nang hindi ako nag-aalala na baka mahuli ni Francine. Isang umaga nagising na lang ako, nagalit na galit sa akin si Francine. Nagulat ako dahil hindi ko alam kung ano ang dahilan niya. Bakit siya nagagalit? Nang sabihin niya sa akin ang dahilan ay nanginig ang mga tuhod ko. Nakita niya ang bago kong FB account. Nakalimutan ko palang i-log out dahil sa sobrang antok. Nakatulugan ko na. Inamin ko na ang kasalanan ko para walang maraming pagtatalo. Humingi na rin ako ng sorry. Kaya naging okay na kami. Hanggang dumating na ang iniintay naming long weekend, summer, at 3 araw kaming pupunta sa La Union. Maaga pa lamang ay inihanda na ni Francine ang mga susuotin namin sa pagligo sa dagat. Umalis na kami para katagpuin si Vince at Warren para sabay-sabay na kaming magmumotor papunta sa La Union. Pagdating namin ni Francine sa lugar na kung saan magtatagpo kami ni Vince at Warren, ay nakita namin naghihintay na ang dalawa at nagkakilala na rin. Matapos ang kaunting pag-uusap ay kagad na umalis na kami, 8:00 na ng umaga. Mabilis ang biyahe namin dahil holiday ng araw na yon. Kung may nadaanan mang traffic ay nalulusutan naman namin at kadalasan sa mga intersections lang. Hanggang nag-enjoy na kami sa biyahe ni Francine, kami ang nauuna at kasunod sina Vince at Warren. Matapos ang 3 oras na biyahe ay nagpahinga at tumigil na muna kami sa isang gasoline station at may convenience store. Kumain na muna kaming 4. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami. Sobra akong nag-enjoy sa magagandang tanawin. Hanggang hindi namin namalayan na nasa La Union na kami. Tumigil muna kami para i-chat at tawagan si Drake para sa exact location ng place nila.
Umandar na uli kami hanggang marating na namin ang isang beach resort at nakita ko nang sinalubong na kami ni Drake. Worth it ang long ride namin. Nakita ko na kaagad ang malinaw na kulay asul at puting buhangin ng beach. Nakakawala ng pagod. Mag-aalas tres na ng hapon. Kaagad na nilabas ni Warren at Vince ang baho nilang lulutuin. Marami-rami din, may dala din kami ni Francine. Mga pang-barbecue. Nagpahinga na muna kami, may inihandang dalawang cottage si Drake. Ang ganda pa rin talaga ni Carla. Hindi nakakasawa ang itsura niya. Maya lang ay meron na namang dumating, mag-asawa. Ipinakilala kaagad ni Drake sa amin na siya naman namin welcome sina Paul at Miles. Good looking couple. Tuwang-tuwa naman sina Warren at Vince kaya lalong sinipag na magluto ng magiging hapunan namin. Di naman nagtagal ay meron uli dumating. Nagulat ako dahil si Clarice ang nakita ko. Kaagad ko nga siyang sinalubong pero napansin kong nakatingin sa akin si Francine. Pero ngumiti ito, ibig sabihin, okay sa kanya. Tinanong ko si Clarice paano niya nalaman ang lugar na ito. Kwento niya, kachat pala niya, si Francine. Dito nga ay nagkakilala kaming lahat. Masayang masaya kami dahil kung kailan lang ay sa FB lang kami nagkikita at nag-uusap-usap. Pero eto at personal na talaga. Bukod kina Drake at Carla, Vince at Warren na namit na namin, ay sina Paul at Miles at Clarice. Private ang resort ni na Drake at Carla. Kami lang ang guest nila. Nag-uusap-usap na muna mga babae habang nagluluto rin. Kami naman ay ganun din. Matapos magluto ay naghanda na si Francine. Isinuot na niya ang bagong bili niyang two-piece. Maya-maya sina Carla, Miles at Clarice. Ay ganun din. Lalong uminit ang paligid ng sesexy nilang apat. Lihim akong natuwa dahil iniisip ko kahit kanino ako matapat mamaya. Kahit kina Carla, Miles o kay Clarice ay panalo. Bahala na kung ano ang mangyayari mamayang gabi. Naligo na nga sa dagat ang apat na babae. Sumunod na rin sina Vince at Warren. Pagkatapos namin maligo ay naghapunan na kami ng sabay-sabay. Masaya ang kwentuhan at kulitan. Pagkatapos namin kumain, nag-start na rin kami mag-inom ng alak. Wala na akong ibang iniisip kundi ang mangyayari mamaya. Panay ang sulyap ko kay Miles, Carla at Clarice. Ganon din sila Drake kay Francine, Miles at Clarice. Napasarap ang inuman namin. Wala akong ibang iniisip kundi ang mangyayari mamaya kaya nagkontrol ako at nandaya sa tagay. Katagalan, bagsak na sina Vince at Warren. Pareho na silang nalasing dalawa. Si Paul at Drake, medyo okay pa. Lalo na ako, okay na okay. Pinatabi ko na si Paul kay Francine, medyo nahihiya pa. Nang makita ko ang oras ay mag-aalas 12 na ng gabi. Tahimik ang paligid. Gumitna na ako kay Carla at Clarice. Si Miles nasa tabi na rin ni Drake. Nagsimula na akong halikan ng dalawa. Mainit ang tagpo namin. Hindi ako makapaniwala nang sabay ng kumilos sina Clarice at Carla. Tamang-tama ang timpla ng ilaw. Pumasok na kami sa cottage habang sina Vince at Warren ay masarap na ang tulog sa upuan. Naglaro na kami sa loob ng cottage. Medyo malaki at maluwag. Kasya kaming lahat. Masarap ang ginawa sa akin ni Carla at Clarice. Ang gaganda nila. Si Francine naman ay masaya at nag-e-enjoy kay Paul. Si Miles naman ay masayang masaya kay Drake. Tuloy lang kami. Rotation.
go with the flow lang ang nangyayari. Basta masaya lahat at nag-enjoy. Yun ang importante. Pwera lang kina Vince at Warren. Pagkatapos namin ay napagod na ako. Hindi ko mabilang kung ilang beses kami nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Naalimpungatan naman ako nang magising ako at wala si Francine. Kaya bumangon ako para hanapin ang asawa ko. Hanggang makita ko nga siya sa kabilang cottage kasama sina Vince at Drake. Enjoy na enjoy ang asawa ko sa dalawa. Hindi ako makapaniwala sa naramdaman ko. Nakita ko namang lumapit si Clarice sa akin. Sumali na kami sa kanila. Nakita ko kung paano narating ni Francine ang tuktok ng Mount Everest sa tulong ni na Vince at Warren. Kinabukasan ganun uli, sinulit at nagpakasaya na lang kami. Sobra kami nag-enjoy ni Francine. Nakalimutan namin ang nakaka-stress na trabaho sa Maynila. Halos ayaw na naming umalis dito sa La Union. Masayang-masaya naman kaming bumalik sa Maynila.